Hello guys! So welcome sa ating bagong video tutorial. At ang tuturo natin sa inyo ngayon ay yung kanta ng Pau Fu, yung kantang Deathbed. Ito ay no capo version guys, so super easy lang to, okay? So ito ay ukulele. So magtuturo na tayo ng ukulele. So kung may mga kaibigan kayo na tumutugtog ng ukulele, pa-subscribe nyo na sa channel natin guys, okay? So kung gusto nyo naman matuto mismo ng ukulele, kayo na mismo mag-subscribe, okay? So di bale, matututo na kayo ng gitara pati ng ukulele, kayang-kaya na rin siya tugtugin, okay? So paparinig muna natin yung ukulele version ng Pau Fu Deathbed. So sana magustuhan nyo, okay? So ganito yan. So sana ba yung lyrics natin? Hanapin ko muna yung lyrics na wala. Okay, so ganito yan. Don't stay away for too long. Kadali, di ba? So, apat lang na chords guys yung tatandaan nyo sa buong kanta na. Okay? So, sa ukulele, halos wala siyang bar chords. Yung mga F na chord, hindi siya bar chords. Okay? So, super dali lang ng ukulele guys. Okay? Promise. Okay? So, sa kanta na to guys, ay yung mga chords ay apat lang. So, ang una nyo tatandaan ay C. Yan. So, ibang-iba sa gitara, di ba? C, isang pindot lang. Okay? Tapos, lalagyan din natin ng chord chart para makita nyo paano siya. So C, so super dali lang, 'di ba? Tapos E minor. So yung E minor natin ay para siyang C sa gitara. Pero ganito na siya. Ito na siya ay nasa first string, second string, third string ng ayan. Apat lang string kasi. Okay. So ulitin natin, yung C ay nasa first string ng third fret, tapos ito ay E minor. So ganito yung E minor, naging tatlo na siya, no? Sa gitara, dalawa lang kasi yan. Okay? Tapos yung A minor, ito lang, isa lang. So, super dali lang, di ba? Isa lang. Nasa second fret siya ng fourth string. Okay? Tapos, F. So, yung F ay dadagdagan nyo lang. Okay? So, ito ay nasa second string ng first fret. Ito ay nasa fourth string ng second fret. Okay? So, halimbawa, di ba? Ito yung A, di ba? Isa lang. Tapos yung F, dadagdagan nyo lang ito. Dadagdagan nyo lang ito. Okay? So, ulitin natin mga chords. C, 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 E minor, E minor. Susunod nyo ay A minor. Pagkatapos nun ay F na ang chords. Yeah! Okay? So, yun lang apat. C, C, tapos E minor, tapos A minor, and then F. Okay, so super liit lang ng ukulele sa daliri ko. Okay, so ito na. So pwede nyo pagpilian guys yung dalawang klaseng strumming pattern. So tuturo naman natin yung strumming pattern, okay? So ganito lang kadali yung strumming pattern niya. So pwede yung isa, yung ganito. Down, down, up, up, down, up. Tapos ulitin nyo lang uli. Down, down, up, up, down, up. Okay? So two times yun, kada isang chords. Okay, so halimbawa. Down, down, up, up, down, up. Tapos ulit-ulit, down, down, up, up, down, up, and then lipat, down, down, up, up, down, up, down, down, up, up, down, up, tapos F, down, down, up. Okay, so ganun siya, no? So kanta natin siya ng ganung strumming pattern, okay? So para makuha nyo siya kagad. So babagalan ko lang muna, and then sa mabilis, okay? So ganito, so don't stay away for too long. Tapos lipat. Go to bed. I make a cup of coffee for your head. I get you up and going out of bed. Yeah. Okay, so ganun yung isang strumming pattern. Pwede naman yung isang strumming pattern guys. Kung nahihirapan kayo dyan, pwede rin yun naman yung ganito. Down, down, that's it. Down, down, tapos up, down, up, down, down, up, down, up. Okay, so parang mas mahirap yan. baka mas mahirap pa kayo dyan. Okay, so ito yung down, down, up, down, up, down, down, up, down, up. Tapos lipat kayo ng chords. Down, down, up, down, up, down, down, up, down, up. Tapos down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, and then down, down.
lang kadali guys, no? So pili lang kayo diyan kung anong gusto nyo. So mas prepare ko yung itong pangalawa guys, kasi pag nag-rap kayo mahirap na yung isa. Okay? So ganoon lang. So ang gagawin natin ngayon, kakantahan natin siya para malaman nyo yung bagsakan niya. Gagamitin ko yung pangalawang strumming pattern, okay? So ganito. So sabayan nyo ako, ah. So don't, so don't stay away for too long, don't go to bed, make a cup of coffee for your head, get you up and going out of bed. I don't want to fall asleep, I don't want to pass away, I've been thinking of a future cause I never see those days. I don't know what just happened, but I probably deserve it. I try to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, I've been praying for my help. Running in this earth, hoping you know nothing else, yeah. Cause I need you. So ganun lang kadali guys, no? So hindi ko alam yung lyrics ng rap. Okay, so sana nagustuhan nyo guys, no? Simula ngayon, gagawa na tayo ng mga video tutorial ng ukulele. So kung may makilala kayo na gusto matutong mag-ukulele, mga kaibigan, mga kapatid, mga kapamilya, kapuso, ayan, pwede nyo pa-subscribe channel natin. At mag-request lang kayo guys kung anong gusto nyo i-ano natin, okay? So enjoy sa bago nyo matutugtog guys, Deathbed ng Paufu No Capo version. Okay? So, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel natin, subscribe na kayo. Tapos, pasubscribe din nyo yung lahat ng kakilala nyo. Okay? So, ito pa lang yung kulele natin. Hiralam lang natin. Kukulele. Kukulele. Yan. Ito ay murang-mura lang sa Lazada. Siguro parang mga 700 plus lang yan. Okay? So, ito ay hiralam lang natin guys na. Yan, so super ganda na to. Ito pala ay soprano kasi maliit siya. Soprano na ukulele, kaya medyo mataas yung tono niya. Kung gusto niyo bumili guys ng, kung mababa yung boses nyo, ay ang bilhin yung ukulele ay yung tenor. Kung gusto niyo naman ng sakto lang, yung concert na ukulele. Pero kung gusto niyo talaga, kung babae kayo, mataas yung boses nyo, ay ang bilhin nyo yung soprano. Okay? So kagaya ko, mataas yung boses. De, biro lang. Yung kailangan ko guys ay yung tenor kasi mababa yung boses ko. Okay? So ganun lang kadali guys, no? Pumili kayo ng ukulele at murang-mura lang, no? At yeah, Godosing. Ito pala yung bago nating alaga, si Godosing. Ayan, natutulog siya eh. No, masarap na tulog niya kasi kinakantahan ko siya. Ayan, so kita-kita ulit tayo sa next video natin guys. See you. Bye. We'll be right back.